Linggo. Ano ho, para kayo po ay medyo pasayahin ng konti at bigyan po ng ilan pong mga kaalaman. Sana po ay tutukan po ninyo, i-like, i-subscribe, i-share. Hindi lang po itong Facebook, kundi maging yung aming pong YouTube na talagang bumabaha na sa dami ng videos. Ano? Ano ba, partner? Mula dun sa 100 doon natin ang nakaraan, ngayon ay nasa 235 na ang ating YouTube subscriber. Ayun, maraming salamat po. Salamat po sa mga nagsasubscribe sa ating YouTube channel. Bagaman na kami po ay nagsisimula pa lamang sa YouTube ay marami-rami na rin yung 235 partner. Totoo po. Meron pala nga kumbaga 235 na kahit pa paano ay napapangiti natin. At kahit paano ay naniniwala sa ating partner. Yes po. Salamat po. Magkaroon ka lang ng isa o dalawang kaibigan, partner, sa isang malaking bagay na iyo kung maniniwala at makikinig sa tuwing ikaw ay magsasalita. Lalo na yung 235, partner. Kasama dyan sa 235, yung mga early birds kung tawagin na nakasubaybay na po sa ating programa, si Kuya Raymond Takiban. Okay, kamusta po, Kuya Raymond? Kuya Raymond, kamusta ang ating mga friendship members? Salamat po sa inyong panonood at patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Kasama ni Kuya Raymond na sumusubaybay din sa ating programa, si Kuya Leoville Alawigan. Alamang Kingsway Trinian, si Kuya Leoville partner, pinabati natin ang kanyang kasama. Si Sir Leo ba to? Yes. Si Sir Leo. Ang Mad Wizard ng Holy Spirit National High School, yes. Sir Leo Alawigan. Yes. Tagay sa Bela yan, partner. Tuwing weekend ay huwis sa Leo para bisitahin ang kanyang napakalawang na palayan sa Isabela. Partner, Hacienda Alawigan ba? Hacienda Alawigan. At binabati natin yung kanyang may bahay, partner, na isa na rin regular permanent public school teacher. Congrats po. Dito po sa ating schools division of Quezon City, partner. Congratulations po. Welcome po, welcome. At mga kaibigan, mga kababayan, mga taga-subaybay, mamaya po ay pag-uusapan po natin ang mga sumusunod. Una, meron tayong nabasang post na palagay ko'y makatutulong na gabay sa lahat, lalong-lalo na sa mga anak, partner. At pinakita natin sa post ng page ni Dr. Julie Valencia ng New Era University. At binabati natin siya, partner. Yung ako'y nag-aaral pa sa college partner ay si Dr. Valencia, ang ating teacher. Yun. Sa ano ba si Doc? Sa statistics yata si Ma'am Valencia. Ma'am, sorry po, wala po akong ID. Wala po akong ID, ma'am. Pag nakikita sa
corridor si Dr. Valencia ay nagtatakbuhan ng mga estudyante. Hindi dahil sa nakatatak silang tingnan, kundi kilalang kilala si Dr. Valencia sa mahigpit na pagpapatupad ng disiplina sa ating universidad. Dahil dyan ay talagang disiplinado. Mula po sa pagsusot ng ID, sa pagsusot ng complete uniform ang mga estudyante nung mga panahon po nila. Hanggang ngayon naman po. Pati yung pag-lilinis ng uniform ng mga babae. Ayun, opo. Talagang pag napansin ni Dr. Valencia yan ay talagang pupunay. Hindi dahil sa mapunahin, kundi para isa lang ay maipatupad yung disiplina ng ating universidad. Lalong-lalo na po ng New Era University. Ayun. Motivated by God's words and godliness, discipline, okay? Pag-uusapan din natin na partner mamaya, yung nabanggit natin noong nakaraang episode tungkol sa pagtatalo ni Colonel Bosita ng PNP at ng isang hindi naman pagtatalo, partner. Nagkaliwanagan lang, ano? Nagsagutan lang at nagkaliwanagan tungkol sa memo ng may kinalaman sa paggamit ko ng LED lights. Isipin mo, partner, 1973 pa pala yung lights na yan. Ayun. Doon pa, pinag-uusapan na. Oo. Hanggang ngayon. Madamay na rin natin yung partner, yung mga... Huwag naman magagalito yung ating mga kababayan. Na kung magpaandan ng motor ay tuwan-tuwa sila dun sa walang tambutso. Ayun. Napakalakas ng andar. Dinig sa buong barangay. At yung mga super lakas na mga busena ng motor. Kala mo truck Ay pala motor yun. Lalo na yung mga walang habas na pumipindot. Ayun. Ng kanilang mga busina. Ayun. At bago natin talakayin lahat yung partner, gusto lang nating batiin ang mga sumusunod sa kanilang kaarawan. Unang-una na po ang principal po ng Commonwealth High School. Ayun. Wala pong iba kundi si Dr. Ding Amid. Happy birthday po, sir. Sir. Kanina ay nakita nating naglilitson si Sir Ding Amid. Ang sarap naman. Sana'y makabahagi tayo kahit yung dulo lang ng tainga, partner. Kahit yung pong pisngi lang po, pasampal po. Kahit yung dila lang po, Dr. Ding Amid. Sarap yun, yung maskara. Tawagin. Yes, happy birthday po, Sir Ding Amid. Ang aming pong pakiusap sa may kapal. Sana po ay pagkalooban pa kayo ng mahabang buhay at ng lakas, kadusugan, ano? At ng katalinuhan, partner, sapagkat ang ating pong si Sir Ding Amid, saan school ba si Sir Ding? Ang ating si Sir Ding Amid, partner, ay napaka husay na principal. At lahat ng mapuntahang mga school niya, partner, nako, nag-uunahan. Ayun. Nag-uunahan. Hindi mga sis, partner, nag-uunahan. Hindi po. Sa pagpapapromote. Alam mo ba bakit, partner? Bakit po? Pag nakausap mo si Dr. Ding Amid, yung pangarap mo na hanggang dito lang, aangat. Aangat. Because of the motivational statements, motivational advices, yes, and counsel of Dr. Ding Amid. At marami nang nakinabang, partner, sa ganyang prinsipyo ng ating si Dr. Ding Amid. Inspirational. Yes. Ayun. Pati yung mga principal na ngayon, partner, na dumaan kay Dr. Ding Amid. Yan din ang kanilang itinataguyod. Yung mga teacher na kapwa natin, na matagal nang naglilingkod sa bayan,
na nawalan na halos ng tiwala sa kapangyarihan ng kapalaran. Pag nakausap mo si Dr. Ding Amin, magbabago. Magbabago ang iyong negatibong pag-iisip. Magiging optimistic o positibo, yes, partner. Napakahalaga niya sa panahon ngayon dahil yes, tayo na palilibutan ng hindi lang ng negatibong mga tao, kundi mga sitwasyon sa buhay. Ano po? Yes, partner. At sa ngalan po, Dr. Ding Amin, na mga natulungan po ninyo sa kanilang career, sa mga principal na po ngayon, kasama niya si Dr. Si Sir Joseph Pagisok, partner, yes, at ng iba pang mga principal ngayon, na ganun din ang itinataguyod na disiplina, prinsipyo, filosofiya, ang pagtulong sa mga minsan ay natatapatan ng karapatan, partner. Muli po, Dr. Ding Amin, happy birthday po! Batiin mo yung kanilang may bahay partner sa Kapampangan. King asawa na pong Sir Ding Amin, congratulations po. And more blessings to come po kayo po. Hindi pong programa tamong Sunday with Karen and Kuya Jay. Always support you po. Okay. Thank you. Opo, at siyempre binabati na rin natin si Madam Marife Talabukon, partner. Kasama nating head teacher before dito sa Holy Spirit National High School. Nasaan na ba si Ma'am Talabukon? Ngayon ay nasa ibang school na nagsisilbi bilang principal ng senior high. Siyempre binabati rin natin si Dr. Maria Gina Rosena ng Holy Spirit National High School, kasama po ang OIC Principal, the most cheerful principal of the Philippines, Sir Sam, Sir Samuel S. Polistico. Happy viewing po, happy watching Sir Sam. Siyempre ang dahans ng Holy Spirit, baka malimutan mo. Lagi yan, siyempre. Hindi natin nalilimutan ang ating idol, the hunks of all hunks. Dr. Arnel Caldero. Sir. Sir, kamusta po ha? Binabati na rin natin partner ang aking pamangkin si Mariel Garma at ang ating hipag si Jasmine Llamas. Jasmine Llamas na ngayon ay nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday, Ate Jasmine. Happy birthday para kay Sir Ding Amin, kay Ma'am Pe Talabukon, kay Mariel, kay sino pa ba? Jasmine. Si Jasmine at si Casey. Ang salamat na ito ay para sa inyo. At sa lahat ng mga nagbabirthday. Okay, at sa lahat ng mga nagbabirthday, ito po ay amin pong alay na tugtog para sa inyo. Sana'y magustuhan po ninyo. Ayun, oh. Kasama din natin sa programa natin si Harvey Taneo. Okay, yeah. Nasa Hong Kong yan, partner. Okay, sa lahat ng may birthday ngayon, happy birthday to you. Casey, Jasmine, at si Mariel, at sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Ha? At mamaya, tutuloy natin yung pagbati partner. Ito, gaya naman. Si, ano, ha? Gaya si, naman. O, sino po? Si Kagawad Lowell Postudio. Ayan po. Yes, partner, po. Mabuhay po. Mabuhay po kayo, Kagawad Lowell Lupon Postudio. At si Madam Hani. Si Madam Hani, bagaman CEO ang apelyido, partner, ay hindi nangangahulugang akin siya. Ayun. Si Madam Hani ko. Ayun, Hani ko. Para si Kapitan Manin ko lang yan, ha? Opo. At yan ang napakasipag na coordinator ni Vice Mayor Gian Soto. Medyo nahawig ng konti sa iyo, partner, ha? Ayun. Sige. Si Kuya Raymond nagpapabati na... sabi ni Kuya Raymond Takiban, no? Birthday po ni Ka Cherilyn Esquivel. Yes, si Ate Cherry Esquivel nga pala. At kagabi naroon kami sa kanila na pagkasarap ng lechon na kanyang
pinihanda. Binabati rin po natin lahat ng mga arms, IMs, Instructional Manager. Binabati na rin pala natin si Sir Leo ng Commonwealth Elementary School, ang tagapagtanggol ng karapatan ng mga guro at ng lahat ng mga mag-aaral. Happy birthday po, Sir Leo, mula po sa lahat ng IMs ng Arts Quezon City, sa pangunguna po ni Dr. Bruan, ang ating supervisor, at si Ma'am Rhea Herhas, si Ma'am Yang. Okay po, partner. Ito rin, meron ding ilang shoutout pa, no, partner. Si Ate partner, Emily Mateo. Oo po, Ate Emily Mateo ay pa-shoutout po. Yun nga po, birthday ni Kat Sherilyn Esquivel. Salamat po. At yes, nabati na natin. Yeah. Si Marina Guerra Escoltero. Mabuhay po kayo, sir. Okay, Madam Marina, yan ang kakalog ng libreng kasalian, ha, partner. Ayun. Sa ilalim ng opisina po ni Konsehal Attorney Bong Liban, na nung nakaraan nila mahagi ng mga libro sa mga school partner. Ha? Mm-hmm. Meron pa ba? Meron eh. Si nanonood sa atin, ang ating best supporter, si Kuya Samuel Ramos. Okay, Kuya Sam, anong bahayan? Meron siyang akibati po, si Jessica Ducalios. Okay, Junior. So pinabati po natin si Madam Jessica English Ducalios. Po, no? Okay, I think you have to list her in English, partner. Thank you for the message, Kuya Samuel Ramos. He wants us to greet Madam Jessica Ducalios Jr. From North Carolina, USA. She is a photojournalist from Press from America. Hello, Miss Jessica Ducalios. Jessica Ducalios ng USA. We are glad to greet you, Madam. A happy day. Good afternoon here in the Philippines. There in USA is, yes, I think it's evening there, partner. Okay, and we want also to greet the Malaysia Roadblock Traffic News, and I want to correct what I have told last week, partner. Mm-hmm. When we are broadcasting in Torishin. Hello, Torishin. I have said there that the Prime Minister is was removed because of the LED lights issue. No, I stand to be corrected, partner. The issue where the Prime Minister was removed was not because of the LED lights, but it is because the political rivalry. Okay, there was a political conflict. Yes, yes, political conflict. So to the Malaysia Roadblock and Traffic in News, good afternoon, and thank you for allowing us to be a member of your group or organization in the Facebook page, a partner. Okay. Malaysia. So let's now go to the topic that we have prepared to partner. Yes po. Ayun. And the topic was what? Is it about parenting or? Yes, it's about parenting. At nakita po natin yan sa post, Facebook page post ni Dr. Judy Valencia, yung binabanggit natin kanina. Sige nga ito, at mag-comment nga kayo dito, mga kababayan po namin, lalong-lalo na po ang mga anak, mga magulang. Okay? Ito ay paalala sa lahat ng mga anak, ho, bago tayo maglayag ng ating pag-uusap, partner. Ito yung nalilimutan ng maraming anak, partner. May kwento ko lang bago natin talakayin to. Apo. May isang pagkakataon at sumakay ako ng jeep, partner. May dalawang babae nagtutulakan. Yung isa matanda, may hawak-hawak na mga bag. At yun namang isa, may edad na rin, pero hindi ganun katanda. Alatang mag-ina, di ba? Okay. Sipe, may tinutulak-tulak yung kanyang nanay papasok ng jeepney. Na tila baga inis na inis sa kanyang magulang. At doon sa kwento mo, yung parang yung mas may edad pa, yung kanyang nanay ang may bit-bit pa yata. Yes, oo, isipin mo yan. At
yung hinang-hinang matanda pa ang may bit-bit na mga dala sa halip na yung anak. Okay? Ito yung paalala sa mga... Para sa mga anak pa rin ito. Okay? Ang magulang... Sige, basahin natin, partner. Ang magulang... Dapat nilalapitan... Yun, dapat nilalapitan! Mm-hmm. Ano ba? Hindi pinapalapit. Hindi pinapalapit! Yun. May mga pagkakataon minsan na partner na pagka nagtatampo ang mga anak, anong ginagawa ng mga anak? Ha? Nagtatago. Ito po. Nagtatampo sa magulang. Nagtataguan yung magulang. Alam po ninyo mga anak, may mga pagkakataon na bagaman mainit ang ulo ng mahusay na artista yung ating mga magulang. Sabi ko nga sa isang klasiko partner, napakagandang topic niyan sa isang lesson namin, ang mga magulang natin minsan nagagalit-galitan. Ito po. Lalo kung may hinihingi ang anak at hindi maibigay. Oh. Nagagalit-galitan. Pero ang totoo niyan, sa likod ng utak ng mga magulang, nalulungkot sila, partner. Okay. Sapagkat wala namang magulang na pagka humingi yung kanyang anak, hindi niya bibigyan. Lahat diba? Ng magulang gustong ibigay ang pangangailangan ng anak. Yes. Oh, tsaka yun ang palagang diwa ng isang magulang, partner. Kung meron lang lahat, sana. Di ba? Walang mabibigong anak na pagka lumapit. Ano pa raw, partner? Pangalawa, ang mga magulang ay dapat nililibre at hindi pineperahan. Okay. Dapat ang mga anak, mula po sa pagkabata kasi, di ba? Mula doon sa pagkapanganak, doon sa pagdadalang tao pa lang ng ating mga magulang, di ba? Hindi natin alam kung paanong stress ang inaabot, kung gaanong stress ang inaabot ng mga magulang, yung tatay at nanay. Opo. Pagka nagdadalang tao na yung nanay, di ba? At lahat ng mga vitamins, bibili niyan. Opo. Di ba? At lahat ng pag-iingat, gagawin niyan. Alang-alang sa kanyang anak na dinadala, di ba? Hanggang sa pagdating ng araw ng kapanganakan. Di ba? At lalo na, di ba partner, may kasabihan tayo na pagkaraw nanganganak ang isang ina, nasa hukay na yung kabilang... Isang paa niya. Isang paa na, sa hukay na. Bakit? Eh, napaka-peligroso po kasi ng panganganak eh. Whether it is through a normal delivery or cesarean section. Di ba? Yung tinatawag na CS, di ba? Yes. Talagang nasa hukay na ang sabi ng matatanda, ang isang paa ng isang nanay. O yung isang babaeng nanganganak, bakit? Napakadelikado po. Kaya pagdating naman ng araw, mga anak, at meron ng trabaho, may matatag ng pinagkakakitaan, dapat ang anak naman ang... Nanglilibre. Yung hanggang ngayon, matanda na. Yung magulang, diba, halos hindi na makagulapay. Yung namang anak ay meron ng matatag na trabaho. Pinipirahan pa rin yung... At yung iba nga, anong ginagawa? Ito, yung pangatlo, partner. Ang magulang... Dapat sineseryoso. Siglahan mo ng konti, partner. Ang magulang... Dapat sineseryoso. Sineseryoso at... Hindi niloloko. Sineseryoso dapat ang magulang. Pagka may sinasabi, huwag yung pumasok dito sa kabila, lalabas sa... Kabilang, tena. Anong ginagawa ng iba? Medyo huwag tayong lumayo sa mga estudyante. Merong post, Facebook post minsan partner, na kumalat nito mga nakaraan na pinabebenta yung kalabang sa bagkat. Kailangan niya daw ng project, di ba? Ano ba yung project na yan? Bibili daw ng cellphone. Ang sabi nung tatay, binenta na raw yung kalabaw at lupa para mabili yung cellphone at laptop na gusto ng anak. Samantalang hindi naman talaga kailangan pa yon, hindi pa talaga nire-require o project. Ibigin mo yan. So, yung iba, paano ba naloloko ng iba? Bibili daw ng Apple eh. Bibili po ako ng Apple, Naitay. Halagang ano po, 50 mil. Ibigin mo yan. Ibang Apple pala yan eh. Yung mga bagay na hindi naman kailangan, pero ano ang sinasabi ng anak? Kailangan daw. So, niloloko. Niloloko. Ano yung Apple pala yun eh, yung Apple na cellphone, yung laptop na Apple. Ano pa, partner, paano pa naloloko ng ibang anak ang kanilang mga magulang? Pagka nanghihingi po ng hindi totoo. Yes. Ito pa, ha?
Asang-asa yung magulang na nag-aaral ng kanyang anak. Napakasakit. Ano pala ang ginagawa ng anak? Bulakbol. Bulakbol. Nag-aaral palang maging ina. Sipin mo yan. Yan ang napakamasakit. Oh. Alam mo, ako partner ha, pag ako minsan pa-uwi, galing sa trabaho, sa eskwelahan, pag ako nakakakita ng mga estudyante na lalaki at babae,